Hello guys, isi-share ko sa inyo ngayon yung journey ko about sa YouTube, kung kailan ako nag-start mag-YouTube at kung gaano ako kabilis na monetize sa YouTube. So dito tayo mag-start. Yan, hinatid ko yung, yan yung nag-Facebook live ako sa airport kasi hinatid ko yung mama ko uwi ng Davao. So, ayan, walang boses yan eh. Hindi ako nagsasalita dyan. Basta lang, nag-Facebook live lang ako. Ayan yung dalawang mama ko. Diyan yung nag-start kung bakit naisipan ko mag-vlog. Kasi, nag-live lang ako sa sa Facebook. Tapos, itong pinsan ko, wait, open natin. Yung pinsan ko, nag-comment siya. Sabi niya, sana ba yung comment niya? Yung mga bisaya, sinasaya kami. Sana yung comment niya? Sabi niya, tingog sad kasi hindi ako ano yan. Ito sabi niya, oh, nag-vlog ka, sabi niya. Nag-vlog daw ba ako? Sabi ko, char, dili pwede kay Amang. Amang kasi hindi ako nagsasalita nga. So, sa isip ko, wow, yung nagaganyan pala is nagba-vlog. Diba? So, pang yun, naisipan ko, kailan ba yan? July 17, 2019. 'Di ba July 'yon, July 17, 2019. Pagka August, doon na. August gumawa ako ng email ko. Madali lang gumawa ng email, punta lang kayo sa Gmail tapos create account. Basta napakadali lang, sundan niyo lang yung instruction. Tapos yung Gmail ko, 'yun yung ginawang pumunta ako sa YouTube. Meron doon sa taas, sa may kanan banda, create channel lang. Modes. Sa is. So, dito tayo sa album ko. Sa Facebook ko to eh. My YouTube journey. Open natin. Kailan ba to? October 26, 2019. Kasi hindi ako nag-post kaagad na meron akong YouTube channel. Kasi naiya ako. Basta, first upload ko ay August. August 13 yata yung about sa aso namin. So, nag-start akong mag-post ng Facebook, na meron akong YouTube. October na 26. Ayan yun. No, ang saya-saya ko kasi naka 1,000 subscribers na ako. Diba? Ayan, pwede nyo ako i-add kasi yung Facebook ko ay ano, Ibon Bautista din. Ito yun. Yan. Ang konti pa lang ng views ko kasi nag-start pa lang ako. October 26 ako nag... Ito yun no, yung aso ko. Ayan yung una naming ano. Tapos yan, shout out kay Ninita Garcia. Yan, kay ma'am. Yung mga nagme-message sa akin, tuwa ako kasi nagre-reach out sila. Minsan nagtataka ako. Sabihin ko, ma'am, bakit nyo nalaman yung Facebook? Yung Facebook ko, yung pala. Siyempre, di ba kasi yung name ko sa YouTube ay name. Isa yun din yung name ko sa Facebook. Yan, nag-start akong mag-LS. First LS ko, November 4, 2019. Tapos, ito yung ni-reach out ako ng grocery. Kasi natuwa sila sa video ko about grocery. Hindi yun sponsor da. Nakita lang nila. Kaya ayan, pwede daw ba nila magamit yung video ko. Pero wala namang bayad din. Oh my god, lumukha-mukha ako. Lipat ko lang. Ayan, shout out sa inyo. Nakapost to sa Facebook ko. Tapos tuwang-tuwa ako. Nangka 1,500 na ako. 1,500 subscribers. Itong ano na to, hindi pa ako monetize niya na. Kasi ang bilis dumami yung subscribers ko nun. Ayun, additional 500 subscribers in 9 days. Sabi ko, ketuwang-tuwa ako. Hi, Ma'am Penn Middleton from Canada. Lagi siya nanonood ng vlog ko. Ayan. Shout out, Nelson Cortina. Yun. Boyet Malong TV. Pinost ko kasi natuwa ako sa vlog, sa mga comment nila. Ayan, ito yung magkano ang dapat puhunan sa retail, sari sa Harry Store. Ito yung isa sa tumulong sa akin sa watch hours ko. Kasi, isang araw pa lang naka 4,000 views na. Kasi, para ka magkaroon ng, para ma-monetize yung channel mo, kailangan mo ng requirements ni YouTube ay 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ang 4,000 watch hours ay napakahirap kuhain. Para siyang
200, ano ba yun? 240 minutes yata. So, tuwang-tuwa ako, pinupost ko, di ba? Kasi, minsan lang sa buhay natin mangyari, tas hindi ko akalain. Nag-try lang ako, nang dahil lang talaga doon, sabi ng pinsan ko yun eh, sabi niya, nagbablog ka, tapos yun, sabi ko, ayun nga pala, ganun pala yung ginagawa ng nagbablog, no? Nagsasalita, maharap sa camera, mahihiyain nga ako eh, kaya hindi ako nagsasalita. Tapos, doon lang ako, nagkaroon ng idea na, uy, pwede akong mag-vlog. Yun. Thank you. 2,000 subscribers. Nakuha ko siya November 9, 2019. From August, September, October, November. Nag-start ako August. Pagka November, 4 months, 2,000 subscribers na ako. Tapos, eto yun. Eto yun makita mo, grow with YouTube. Eto yun, no? Diba naka 2,000 na nga ako? 2,000, actual niya ay 2,010 subscribers. And then, 3,691 public watch hours. Eh, di ba nga ang kailangan ay 4,000. So, sabi, we'll send you an email when you're eligible to apply. So, pag nakuha ko na yung 4,000, so, 4,000 watch hours, yun na, i-review na nila ako. May kita to dito, yan o, di ba sa channel mo? Yan o, sa channel mo. Ito kasi yung dati kong profile. Tapos, yun, pindutin mo lang yung S na dollar na yan. Yung S na dollar, pwede yan kahit sa cellphone kasi sa cellphone ko lang naman ginamit ito eh. Yan, may kita nyo na yan dun. Kapag hindi pa kayo monetize, ito yung lalabas sa inyo. Pero pag monetize na kayo, iba yung lalabas. Ay, Ma'am Penn Middleton, dami niyang comment. Halos sabi ko sa inyo, halos lahat ng video ko pinanood ni Ma'am Penn Middleton. Ayun. Ito yung kauna-unahang, oh my God, ipon challenge ko. Ayaw mo, Penn Middleton. Sana yun? Ayun na, ibig sabihin, diba kanina 3,000 plus na, konti na lang dito. Ay, nasa na, nawala na. Basa kasi kamay ko eh. Wait lang ah, kasi basa kamay ko eh. Nagpapawis ako. Hindi ko yan may edit kasi ang gamit kong pang record ay screen recorder. So, wait lang. Ito maipost, pasensya na. Ayun. Nung nakuha ko na yung 4,000 watch hours, ito na yung sinabi nila sa akin. Doon pa rin, no, sa letter S, yung sa dollar. Review partner program terms. You're on your way to becoming a YouTube partner. You have accepted the YouTube partner programs. Yung number 1, tapos na yung step 1 ko, done. Step 2, sign up for Google AdSense. Okay na rin ako sa Google AdSense, di ba? Yung link ng Google AdSense, ilalagay ko na lang sa description box para hindi na kayo mahirapan. Pindutin nyo na lang yun. Tapos, dun kayo magsa-sign in. Yung URL na hinahanap nila doon, meaning ng URL, ay yung link ng YouTube channel nyo. Yun yung kailangan. Yung link ng YouTube channel nyo at saka yung email address nyo, kung ano yung email nyo na ginagamit dun sa YouTube. Yun yung ilalagay nyo, huwag kayo maglalagay ng iba. So, yan. Tapos, sa step 3, get reviewed. Ibig sabihin yan, YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policies. Will email you yan. Ibig sabihin, naka-process na kasi nakuha ko na ngayong 4,000 watch hours, diba? On process na. Kailan to? Tignan nyo ha, yung date na pinost ko siya kaagad. November 10, 2019. So, from August, September, October, November. 3 months. Nag-start ako August ng YouTube ko. After 3 months, ni-review na ako. So, ang sabi dun sa email ko ay maximum ng 1 month daw para ma-review nila. So, okay lang, at least may inaantay na ako, 'di ba? Kaya lang November 10, 2019, pagka November 12, after 2 days lang monetize na ako. Agad. From November 10, sobrang saya ko nito, guys, kung alam niyo lang kasi 'di ba first time. So, kapag pinindot niyo yung itong dollar sign na 'to, yung red, hindi na 'yan yung lalabas, 'di ba? Ang start. Wait lang, hindi ko sa ma-edit kasi. Yan, 'di ba ang start kapag itong una yung pinindot, ito yung lalabas kasi hindi pa kayo monetize eh. Kulang pa kayo, 'di ba? Ayan, kulang pa ako ng watch hours. So pag pinindot niyo tong red na 'yan, 'yan yung lalabas. Tapos kapag na-review na kayo, ito naman na yung lalabas. 'Yun, ito na yung lalabas. Yun pa rin sa red na dollar na 'yan.
Number, yung sa step 3 in progress na November 10. Pagka November 12, after 2 days, napakaswerte ko na niyan ha. Kasi ang sabi nila, hanggang 1 month sila magre-review. Kasi sa araw-araw ba naman all over the world may YouTube? Eh, ang daming namomonetize araw-araw. So, napakaswerte ko. Kasi after 2 days lang, mula nung na-review nila ako, monetize na agad ako, diba? So, November 12. Nung pinindot ko yung letter S na yung dollar na, ito na nakalagay niya. Ayan, uwa. Ayan, welcome YouTube partner. Partner na niya, congratulations. You're ready to start earning money from your videos. You also get the power of data. Yan. Yan na, yun na yun. So, tungtuwa ako. Tingnan niyo yung post kung gano'ng kasaya. I got monetized in just 3 months from August to November. Oh my God. Kagising ko lang to. Araw-araw pagkagising ko, excited ako. I-check yung email ko kung nag-email ba si YouTube. Dito sa channel ko. Ayan, tungtuwa ako niyan, grabe. Feeling blessed, thank you Lord. After 2 days, monetize na ako. Ang technique niyan para mabilis ka ma-monetize. Bawal talaga kumuha ng ibang video. Ewan ko nga sa iba kung anong ginagawa nila eh. Basta sariling gawa talaga yung video. Ayan, tapos naging 2,500 plus na yung ano ko, tungtuwa ako. Ganyan pinupost ko talaga. Shout out ko lang yung ads ko, 19 minutes ang tagal. Oh my God, excited na nakaka-excite. 5 minutes lang yung video ko, pero yung ads niya ay 19 minutes yan nag-start. Oh my God. Diba monetize ako November 12, November 13, pinanood ko meron. Pag mahaba kasi yung video mo, lagpas 10 minutes, ikaw maglalagay ng ads mo. Kaya nandyan ako sa computeran. Sa bisonet ako niyan eh. Kasi hindi siya pwede ma-edit ng sa cellphone lang. Kailangan mag-edit ka sa computer. Tapos, yan. Nag 3,000 hanggang sa ano. Tungtuwa ako kasi. Ano ba yan? Ah, yan na ba yan? Yan, nag 3,000 ako. Tuloy-tuloy. Pinupost ko. Tapos tungtuwa ako. Sa analytics to, ito yung sinasabi pag yung video ko ay ganyan. Ang ganda ng progress. Diba? Yan, shout out Erwin De La Rosa. Yan, natutuwa pag nag-message. Marie Hu. Sabi niya, it seems na hindi ka nangungutang sa Bombay. Yes, hindi ako nangungutang sa Bombay. Yan, pag live stream ako, pinupost ko. Kasi natutuwa ako. Yung kapatid ko, sabi niya ang arte ko daw magsalita. Yun. Ito yung first time na nag-live stream ako. Tapos, may nagbigay sa akin ng 2 Singapore dollars. Kasi pag nag-live, pwede niyo ubigyan pera. Pindutin niyo lang yung super chat sa baba. Ayun o, pinupost ko lang. Ito na pala. Kasi ang dami nagtatanong, di ba, 11,000 subscribers na ako. Magkano daw yung sweldo? Wala pa pong sweldo. Kung mapapanood nyo, may kita nyo sa playlist ng YouTube channel ko. Meron doon about my YouTube journey. Wala pa ako nakalagay. Kasi totoo naman talaga, hindi pa ako nagsisweldo. Kasi wala pa yung Google PIN ko. Ngayon, ito yun no. Nag-email sila. Ito yung galing sa AdSense ko. We mailed you a PIN on December 14, 2019. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. Kapag dumating yung PIN ko, yung PIN kasi darating yun sa bahay namin. Ang PIN address ko sa bahay ng mama ko kasi mas madali hanapin. Pag dumating yung PIN, yun na, i-enter ko na dito, i-verify ko. Kapag na-verify ko na, dun na ako si sweldo. Kasi makukuha ko na yung parang control number ng Western Union, di ba? So, ayun. Wait lang. Yun. Yung link ng Google AdSense, ilalagay ko sa description box para pindutin nyo na lang yun. Kailangan nyo mag-apply dun. Yung URL na hinahanap nila, yun yung link ng YouTube channel nyo. At kung ano mismo ang email, Gmail account nyo sa YouTube channel nyo, yun yung ilalagay nyo. Huwag kayo maglalagay ng iba kung ayaw nyo magka-problema kayo. So, lobat na naman ako.
kailangan magkaroon ka ng, yan yung nasa takip ng mukha ko. Ayan yung sasweldoin ko. Sasweldoin ko pa lang. Kailangan makuha nyo $100 na tinatawag nilang threshold para ma-withdraw mo yung pera mo. Kasi minimum ng $100 para makasweldo ka YouTube every month. Okay? So, pag nakuha na yun, pwede na kayo mag-withdraw kung dumating na yung PIN nyo. Tapos, ayan o, may kita nyo dyan, your payments are currently on hold, action is required to release. Ayan yun. Yan yung nagpakita sa akin. Tapos, pindutin nyo lang yung action. Pag pinindot nyo yung action, ito na yung nakalagay, add payment method. Siyempre, ang pipiliin nyo ay yung Western Union. Kasi yun yung madali. Pero kung may account kayo na dollar account sa bangko, yun pwede nyong gawin. Pero kadalasan naman ang pinipili nila is yung Western Union. Tapos, yun na. Lagay nyo yung pangalan. First name yan. I-ano nyo lang yung name. Kung ano yung totoo nyong name. Tapos, ang kulit na ito eh, no? Yung tinatago ko yung pilapan nyo lang yun, name nyo, example, ano bang ID ang gagamitin nyo? Kung ano yung ID, 13. Kung ano yung ID nyo na pang-claim, kung ano pangalan nyo doon, kung ano yung address na nandun yun, at yun yung, ano nyo, kung may middle initial kayo na nakalagay, ilagay nyo lahat ng detalye. Sa akin kasi, SSS ID yung gagamitin ko. Lahat ng address, kumpletong address, lahat ng address na nandun, wala kayong kakaligtaan, yun yung ilalagay nyo. Tapos, ayan na, nakalagay nyo. Sa Western Union, antay na lang ako. Yan o, nakalagay. How you get paid sa Western Union, di ba? Thank you sa mga nanood hanggang dulo. Next time, isishare ko yung step-by-step ng pag-apply for monetization. Gagamitin ko yung isang account ko. Hindi ko na kasi maano dito kasi monetize na yung channel ko, di ba? So, gagamit ako ng ibang account para masundan nyo. So, sa mga nag-YouTube dyan, huwag kayo sumuko. Share lang ng share, tsaka upload lang ng upload. So, yun. Thank you for watching.